Yo, what's up mga Ipuff, and welcome back dito sa second channel natin. So, napakatagal kong hindi nakapag-upload dito mga Ipuff. Parang ang huli kong upload dito is December pa yata kung di ako nagkakamali. So, sobrang busy ako. Kaya dito sa video na to mga Ipuff, ikikwento ko sa inyo or mag-update lang ko sa inyo ng mga ginagawa ko dito sa Japan, ba't daw nakapag-upload. And mamaya, samahan niya ako bumili ng bagong bike. Alright, so ano nga bang pinagkakabalaan ko dito? So, nag-aaral nga ako dito sa Japan mga Ipuff. Alam niyo naman yan, napanood niyo na sa iba kong mga videos. Then kasabay nun na nagtrabaho na rin ako sa gabi. So simula nung nagtrabaho, talagang sobrang skip na ng oras ko. Yung 7 days sa isang linggo, talagang kompleto yan na may gagawin ako. So kasi diba, ang pasok ko sa school is 1 p.m. hanggang 5 p.m. Then ang pasok ko naman sa trabaho is 7 p.m. ng gabi hanggang 4 a.m. ng umaga. And since estudyante ako mga Ipuff, ina-allowed ng Japan na magtrabaho ang mga student dito ng 28 hours per week. So, pumapasok ako ng 4 beses sa isang linggo. Then, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, pumapasok naman ako sa trabaho. So, paano ko ginagawa yun? So, usually mga Ipuff, gumigising ako ng 11 a.m. dito. And pagkagising ko niya, nag-aasikaso lang ako lahat-lahat, naliligo, kumakain. Then, minsan gumagawa ako ng assignment kapag di ko pa natapos ng gabi. And kailangan ko makaalis dito sa bahay ng 12:30. Kasi 1 nga yung pasok ko sa school. Simula dito sa bahay, pagka nag-bike ako, 30 minutes lang yan. Kung umuulan naman, minsan sumasakay ako ng train, so magpapakita ako ng ibang videos dito. And after noon, hanggang 5 p.m. nga yung school ko mga Ipuff, at talagang hindi rin madali talaga yung pag-aaral dito. Katulad yan kahapon, tsaka ng isang araw is exam namin. Talagang medyo mahigpit sa amin nung nag-exam. And halos fill in the blanks lahat. Merong pagpipilian, konting-konti lang. Siguro mga 10 items lang merong pagpipilian. Then, sobrang dami na. So, 2 days yun, 3 hours yung exam. And kinolekta ng sensei namin yung lahat ng mga cellphones, mga ganon. Tapos bawal mga opya. Pagka nahuli kang lumingon, pauuwiin ka nila. So, ganon talaga. Kailangan focus ka. So, kailangan ko mag-review araw-araw. And yun, mag-aral talaga maigi. So, yun ang ginagawa ko. Dun, after noon, 5 p.m., mag-out ako dun sa school. So, mas maaga ng konti uwi namin ngayon dahil sa pandemic. After ng school ko, magbabike na ulit ako madalian, pauwi dito sa bahay. Then pagka-uwi ko dito sa bahay, mag-aasikaso na lang ako. Hindi na ako makakaupo niyan mga Ipuff. Mag-aasikaso na lang ako ng baon ko sa trabaho. Then mag-aayos ako, magbibihis ako. Then babiyahin na ako ulit sa trabaho. Kasi pasok ko naman sa trabaho is 7 p.m. So maglalaan rin ako ng isa't kalating oras dyan para sa biyahe. Kasi maglalakad pa ako papunta dun sa may kaisya. Sa train naman wala namang problema. Kasi dito naman matatansya mo na talaga yung oras ng biyahe mo. Halimbawa nag-search ka sa Google Map, lumabas dun na pag nag-train ka is 45 minutes. 45 minutes talaga nandun ka na. So yun nga mga Ipuff, 7 p.m. is start na yung trabaho ko. So pagdating sa mga detalye tungkol sa trabaho ko, magpapakita ko ng unting video dito nakuha ko dun sa trabaho. Pero gagawin ko na lang yan ng hiwalay na video. And gusto ko rin ipakita sa inyo yung mga katrabaho ko dun. Dahil napakaraming Pilipino dun sa Kaisha or yung company na pinagtatrabahuan ko. Halos nagtatrabaho dun is mga Nepali and Filipino. So maraming Pilipino dun na makakausap natin. And ipapakita ko sila sa inyo sa ibang video na gagawin ko. So yun nga, pagpasok ko dun 7 hanggang 4 a.m. yung trabaho namin, yung duty namin. 2 hours yung break. So 7 hours lang yung pinaka working hours ko dun. And pag out namin ng alas 4 umaga, kailangan pa namin magantay sa train dahil 5 a.m. pa mag-i-start mag-operate yung train dito. So yun, makakabiyaya ko or makakasakay ako ng train ng 5 a.m. So hindi pa ako natutulog ng buong magdamag na yun. And makakauwi ako dito sa bahay ng mga 6 a.m. So pagdating ko ng 6 a.m. dito sa bahay, for example, Monday yun. So Monday ng gabi papasok ako, Tuesday ng umaga na ako makakauwi ng 6 a.m. So pag uwi ko ng 6 a.m, diretso tulog na ako nyan. And gigising na naman ako ng 11 a.m. So simula 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 hours. Pero syempre hindi yan solid yung 5 hours na tulog ko na yan. So medyo may onting loading pa. So sabihin na lang natin sa isang araw nakakatulog lang ako ng 4 hours. Kasi ngayon 11 a.m. gigising na naman ako. Then repeat, ganun na naman. Papasok ko sa school. Then after ng school, papasok sa trabaho. So yun ang naging buhay ko dito mga Ipuff. Then huling pasok ko is Friday ng gabi. Katulad ngayon, Sabado ngayon. So Friday ng gabi, huli kong pasok sa isang linggo. Then makakauwi ako ng umaga ng Sabado. And yun, pag Sabado naman, gumagawa ako ng mga review. Kaya doon sa main channel natin mga Ipuff, maraming salamat pala sa lahat ng sumusuporta doon. Malapit na tayo mag 100,000 subscriber. So onting-onti na lang. Pagkadating ng Sabado ng umaga, syempre tulog pa rin ako niya. Magigising ako mga hapon na. So ang iksi na naman ang araw ko or oras ko ng Sabado. So pag nag-shoot naman ako ng video niyan mga Ipuff, maghapon din yan.
paggagawa ko ng isang review, maghapon talaga yan dahil unboxing. Ginawa ko na rin ang video yan, 'di ba? And editing pa tayo sa gabi. Then kasabay pa no, nasira pa yung laptop ko dito, kaya talagang nahihirapan ako sa phone ako nag-i-edit ngayon. Pag-ipunan ko pa makabili ng bagong laptop, pero matagal-tagal pa yon dahil maraming gastos dito. Then sa Linggo, mga ipaf, kasi 'di ba may mga time talaga na dalawa yung na-upload kong video doon sa main channel natin. So doon naman ako kailangan ko talaga makapag-upload dahil mga pinapatrabaho sa akin yon. And kaya dito, hindi na ako nakagawa ng mga bagong video, pero marami talaga akong gustong gawing video dito, mga ipaf. Gusto ko ipakita sa inyo yung Sakura, tapos lalabas kami ng mga kaklasiko ng school namin, may mga pupuntahan kami, lahat yun ipapakita ko dito. Hindi ko lang alam kung kailan ma-upload. Alright, so yun, gusto ko lang rin ipakita sa inyo yung mga inaayos ko dito ng gamit. Nag-aayos na ako ng mga gamit ko, mga K-pop. And kung bakit, ipapakita ko sa inyo yan sa susunod na video na i-upload ko. Yan yung mga jacket, sobrang dami ko pang niligpit dyan. Dumami na nang dumami yung damit ko dito. Tapos ayan yung mga bag na yan. Yung mga box, eto yan yung mga pinadala ng sponsors natin. So lahat yan inaasikaso ko na at niligpit ko na. Pumunta ako dito sa Japan, dalawang maleta lang. So ngayon, talaga marami na sila. Alright, so yan mga ipaf, liligpitin ko lang lahat ng mga kailangan ko ligpitin dito. And maliligo ako lahat, mag-aasikaso ako. Then samahan nyo na ako bumili ng bag. Okay, so ngayon nandito na kami sa Olympic na ano to ta? Mall? Ay, hindi siya mall eh. Ah, parang grocery. Para kung bumili na ng bike. Dito muna tayo sa manggang. Hindi na ako nakapag-video kanina kasi nagmamadali kami umalis ni tita. Alright, so ayan, nakita ko na yung bilihan dito ng mga bike. So para magkaroon din kayo ng idea, ipapakita ko na rin. Pero hindi ako bibili ngayon ng bike dito dahil ang mahal. So ayan, ito sample, 119,000 yen. Ayan, pero kasi ito mga bike na to, mga ipaf, ano yan eh. Meron siyang motor. Ayan, yung nakikita niyong box na yan, ayan. Parang battery na yan. Tapos meron siyang motor sa may ilalim. Na tuwing pipidal ka, para kang tinutulungan kanya magbike. So mas bibilis ka, mas mabilis kang pumidal, mas hahataw talaga siya ng matindi. So kasi meron ganyan yung pinsan ko. At saka na-try ko. Ayan, sana gusto ko bilhin. Ayan, ito pinakamura nila dito. Ito yung pinakamura nilang e-bike, nasa 87,000. So kung tatanungin nyo sa akin sa peso yan, mga kaipap, ano yan, pag yan kasi kung 45 yung palitan, kung 100,000, 45,000 yun. So sabihin na lang natin kalahati ng presyo. So yun, 87,000, sabihin natin 40,000 siya. Tapos ikot pa tayo dito. Puro e-bike rin siya. So ito mga pambata. Medyo mahal kasi rito, nakakita ako dang nadadaanan ko lang sa labas. Ayun, 144,000. Ayan, meron siyang basket, tapos ayan, angkasa ng bata. Bata lang ang pwede iangkas dito. Madalas natin ang nakikita sa mga anime, sa mga movie, mga ganon dito sa Japan. Nag-aangkas-angkas sila sa bike, pero ang totoo, bawal mag-angkas dito ng malaki na. Pwede ka mag-angkas bata lang, yung anak mo lang, mga ganon. Pero yung kaklase mo, mga ganon, tropa mo, bawal mag-angkas dito. Para mga mountain bike lang. So ayan, 28,000 siya. 27, 26, so mga nasa ganyang presyo siya dito. So meron kasi dun sa dinadaanan ko, mga ipa, pagka pumapasok ako sa school, ano siya eh, may mga nasa halagang 10,000 lang na mga bike. So dito mas mahal, kaya siguro bukas ng umaga, aalis ulit ako para tumingin tingin ng bike, kasi ito, ano to eh, mall to eh, mas mura yung mga ano lang nagbebenta sa labas. So yun na nga, siguro uuwi na kami ni tita, mga ipa. At nakapamili kami dahil kailangan ko ng oven. Ayan, si tita tumitingnan ng sapatos. Pamili kami ng oven, tapos lutuan, then kawali, kaldero, yan, mga kailangan ko. So, habang nag-iikot ako, mga ipaf, pakita ko na rin sa inyo yung mga sapatos dito. Di naman ako sobrang hilig sa sapatos, mga World Balance nga lang yung suot ko dito sa Japan. Mga galing pa sa Pilipinas, so meron ditong Adidas, ito. So, para doon sa mga mahihilig sa sapatos, siguro alam yung mga presyo nito. Ayan, 7,000, 6,000, 5,000. Tapos ito naman, Nike. 8,000, 6,000, yan. Tingin pa tayo sa ibang brand. So, yan. Mga nasa ganun lahat ang presyo, mga 6,000. Ayan, merong 4,000. And meron ding Skechers dito. 7,000, 5,000, 7,000. So mga nasa ganyan yung presyo lahat. Tapos dito pala, mga ipapagkabibili ka,
Meron pa kasing tax yan. Dahil lipa tayong ingay. So for example, yung presyo na yan, meron nakapula. Yan yung presyo natin. Tapos kasama yung tax, ito na magiging presyo niya. Di ba ta ito yung may kasama ng tax? Percent ang tax dito. Sa kahit alin yun ta, no? Kahit aling bilin dito. Kahit sa mga 7-Eleven, 10% rin yun. So yun, makikita mo lang yung presyo dyan, tapos bukod pa pag pinatungan na nila ng tax. Ay, sa Pilipinas, tapos pareho rin, di ba? 4,000, 5,000, 4,000? Labas na tayo, ha? Labas na tayo. Oh, labas na tayo. Wala naman tayo dito ngayon. Wala na ta. Alright, so ngayon, pabalik na kami sa sasakyan ni Tita. Nasiguro kami. Tapos bukas na lang ako ng umaga, ano, bibili ng bike. Yun na siguro para sa video na nung ngayon pa. Maraming salamat sa pananood. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Abangan niyo yung susunod kong i-upload.